Naranasan nyo na ba na nangangati ang inyong mga palad? Minsan nakaka-experience tayo niyan, mga kababayan. At sabi rin ng iba, pag nangangati ang ating palad ay maaring ikaw ay gagastos or may papasok na pera sa iyo. Sino po ba ang naniniwala sa inyo sa kapsabihan na yan ng ating mga nakakatanda? Magandang araw po sa inyong lahat. This is Dr. Mike and welcome po dito sa ating Health Talk by Dr. Mike. Isa na naman po magandang topic ang pag-uusapan natin. Why are my palms itchy? Ayan, nangangati. Mga dahilan ng pangangati ng palad. Siguro marami sa inyo ang nangangati. Sana ano yan, swerte. Sana pera ang darating sa atin. Diba? Kasi ayaw natin na gumastos ng marami. Ayan. Kung may mga tanong po kayo, lagay lang ninyo sa ating chat box at sa lahat po ng mga kababayan nating nag-request ng topic na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. O, ayan. Sige, umpisahan na po natin ang ating discussion. Ay, but before anything else, maraming salamat po pala doon sa mga nanood sa inyo doon sa mga episode natin in the past. Ayan, ha? Marami pong salamat sa inyo. Sana po may mga natutunan kayo at yung po mga comments ninyo, mga questions ninyo. Maraming salamat. Sana nasagot nating lahat yan, nabasa natin lahat. But again, pinapaalala po, mga gabay lamang po ito. Kailangan nyo pa rin pong pumunta sa inyong mga doktor para po ma-examine kayong mga buti, mga kababayan. Huwag tayong mag-rely lang sa mga information na binabanggit ko kasi ito general knowledge siya. Maganda pa rin po yung matignan kayo isa-isa kung ano pong nararamdaman nyo, mga simptomas ninyo at makita kayo mismo ng mga doktor po ninyo. Anyway, so let's start our discussion dito sa why are my palms itchy or mga dahilan ng pangangati ng ating mga palad. Okay, so lakihan natin ang ating screen. Sino po ba sa inyo ang nangangati ang palad ninyo or palms ninyo? Mag po kayo ay nakaka-experience, sabihin nyo yes. Kung hindi naman, no. Ayan, lagay nyo sa ating chat box para po malaman natin sa mga viewers natin kung sino ang nangangati dito. Okay, ng palad. Okay, baka po iba ang nangangati sa inyo kasi maraming parts ng katawan natin na pwedeng mangati. Pero focus lang tayo sa ating mga palad. Okay, so ano bang ang ibig sabihin itong itchy palm na ito? This would often be the result of a common skin condition. Either the patient may have eczema, maaari pong ito ay isang dahilan ng isang underlying problem or severe underlying issue kagaya po ng sakit sa atay. So tandaan niyo po, minsan ang pangangati natin ay related sa problema sa atay. Okay? Not all, but at least we have a general idea, lalo na po kung hindi naaalis ang pangangati na yan, paulit-ulit. Okay? So, yung iba naman, as mentioned kanina, yung sinasabi ko, it is related to superstitious belief. Ayan, sino mga naniniwala dyan sa inyo? Sabi nila, pag nangangati daw ang left or right na kamay, yung palm natin, yung palad, sabi nila, ito ay nagsisimbolize na ang isang tao ay about to give money, give away ng pera or maari siyang makareceive ng money. Nasaan kayo dyan? Okay, pag nangangati kasi ang kamay natin, ay may swerte. Maari yung iba, naririnig ko yan ng bata ako, ay mananalo yan sa loto, mananalo yan sa wedding, mananalo yan sa, ano ba yung sa basketball? So ayan, di ba? O yung iba naman, sasay, gagasta yan. So maraming pwede mangyari. Pag nangangati ang kamay. Totoo ba yan? So, sabayihin nyo po sa ating chat box kung naniniwala kayo kung totoo pag nangangati ang kamay ninyo ay may swerteng darating sa inyo or kayo ay gagasta. Sige, sino na po yung naka-experience niyan? Okay? Next one. What are the reasons of pangangati ng palad? Palm itching. Kasi marami po ito, iisa-isahin po natin mga kababayan. These are the legitimate medical reason why a person palad, palms, may start to itch na mangati. There would be some at least six possible reasons for pangangati ng palad. Una, yung pong tinatawag na hand eczema. Pangalawa, because of allergic reaction. Pangatlo, diabetes. Another one, reaction sa isang gamot. Another, maaari pong may problema sa atay, yung tinatawag na cirrhosis, or merong nerve disorder. So ito pong anim na posibleng dahilan ng pagkakaroon ng pangangati ng kamay ay iisa-isahan po natin. So these would be the legitimate,
Okay, yung pong superstitious belief o paniniwala, hindi po yun kasama. Pero kung naniniwala po kayo doon at nakalakihan po ninyo yun, ganun po talaga ang paniniwala ninyo. Wala tayong magagawa po doon. But in medical, yan pong anim na yan ang ifo-focus natin. So the first one, yung pong tinatawag na hand eczema. Yung pong hand eczema na yan, minsan pansin natin, makating-makati ang ating kamay. Tandaan nyo po, hindi ito nakakahawa. Non-contagious condition at nagko-cause po siya ng pangangati ng kamay, redness ng ating palad, minsan nagka-crack, minsan dry yan, and sometimes may mga blisters, para may butlig-butlig dyan. So yan po ang tinatawag na hand eczema. Karamihan po ng mga pasyente may hand eczema, lagi natin tinatanong kung ano po ang ginagawa nila, ano ang profession nila, ano po ba yung everyday na ginagawa nila, at nagkakaroon sila ng pangangati ng palad. Most of the time, this person, ito pong nakikita nyo sa list, yung mga professions na at risk for eczema, ay yung pong nasa catering business. Dahil nga po minsan, hugas ng kamay, laging nakababad ang kamay sa tubig, yung mga naglilinis, yung pong mga masisipag nating domestic workers, lalo na kung tagalaba kayo, or sometimes yung nagmamap kayo lagi, may tubig, may contact kayo sa water, hair dressing, okay, nag-aayos ng mga buhok, tapos nag-shampoo ng buhok, lalo na sa mga salon or parlor, then healthcare, dahil hugas na tayo ng hugas ng kamay, or yung iba na sa mechanic industry. So these are the possible professions naman, mga trabaho, na nagkakaroon or mataas ang risk na magkaroon ng hand eczema. Pangalawa, maari pong dahil sa allergic reaction, kaya po nagkaroon kayo ng pangangati sa kamay. Ano po ba itong mga allergic reaction na ito? Maaring ang ating mga kamay, particularly ang ating mga palad, nangati dahil sa ating exposure, paulit-ulit na na-expose tayo sa mga irritants, ayan yung mga chemical. Maaring gumagamit kayo ng mga dishwashing liquid na matatapang, maari po yung mga panglinis ninyo ng bahay, paglinis ninyo ng kusina, or paglinis po ninyo ng CR, ng banyo. Dahil po minsan, hindi natin pinoprotektahan ang ating kamay, na-expose tayo, nahahawakan natin ito. Minsan, mga kababayan, dahil po sa patuloy nating paghawak, like for example, naglilinis ka ng CR everyday, expose po yung kamay ninyo sa chemical, hindi kayo nagkakaroon ng, hindi kayo gumagamit ng protection, so tendency po, baka po magkaroon kayo ng allergic reaction. Usually, for allergic reaction, 48 to 96 hours after nyo pong magkaroon ng contact, mahawakan, or magamit, or malagyan kayo ng mga allergens na yung mga binabanggit natin, ay maari po kayong magkaroon ng pangangati ng palad. Ano nga ba itong mga example na allergens na ito? Ito po yung mga example, common allergens na nagkakos po ng allergic reactions. Okay, pag allergens, ang ibig sabihin niya, yung mga bagay na pwede magdulot ng isang reaction na nagkakos po ng redness yan, pangangati, and so on. Maari pong na-expose kayo sa isang metal, maaring such as rings and other jewelry, meron pong ganon. Lalo na yung nickel content ng mga jewelries. Pabango, latex gloves yung ginagamit po ninyo. Yung sabon na matatapang ang mga ingredients, disinfectants, mga antiseptic at mga antibacterial substances na ginagamit ninyo. Dust and soil, lalo na po yung Clorox, highly chlorinated water. Iba po, pag naglalaba tayo, naglalagay tayo ng Clorox. Diba? Tapos yung ibang kababayan natin sa swimming pool na masyadong mataas yung chlorine ng tubig. Kaya po minsan, after natin maligo, hindi tayo makapag-wash kaagad sa shower ng fresh water, ang nangyayari, nangangati din po ang ating balat. Hindi lamang po kamay, hindi lamang po palad, but buong katawan natin nangangati because of the chlorine. So sa mga kababayan ko po na naglilinis ng mga CR, yung mga masisipag natin mga domestic workers, lalo na po yung mga kababayan natin dito sa Hong Kong, protect yourself. Kaso nga lang, nandiyan yung latex glove. Huwag po kayong gumamit ng latex glove minsan kasi yun ang nagkakos ng bakit kayo nagkakaroon ng problema, allergic reaction sa kamay, at yung pong ginagamit ninyo ng mga panlinis. So, tignan nyo pong mabuti, mga kababayan. Next one, maari din po ang pangangatin ng inyong mga
palad ay dahil po meron kayong diabetes. Particularly when a person mataas ang kanyang sugar level, blood sugar level, this can cause the skin to dry. Nagda-dry ang skin natin at nagkakaroon din po tayo ng pangangati. Okay, so patient with diabetes. And also yung mga uncontrolled yung kanilang sugar, ibig sabihin hindi umiinom ng mga gamot for diabetes, or kahit umiinom ng gamot, hindi naman nila nadidetect, hindi nila alam kung gaano kataas ang kanilang glucose or sugar sa katawan. Number four would be the reaction to medication. Maaring may gamot kayong nainom at yan po ang reaction. Like for example, when a person has a mild allergic reaction to a new medication, nagkakaroon po tayo ng histamine release sa katawan natin. Kaya po nagkakos po ng pangangati. Di ba po kaya po merong antihistamine para kontrolin ang pag-release ng histamine sa ating bloodstream at para hindi tayo magkaroon ng allergic reaction at minsan nangangati din. Number five, kung kayo naman po ay may problema sa ating biliary tract, sa ating atay, maaari pong mag-cause din ito ng pangangati ng ating palad. Okay? And this one, particularly itong primary biliary cholangitis or primary biliary cirrhosis, ay isa pong autoimmune disorder at it may lead to itchiness and blotchy palms. So yan, may mga ano dyan, pangangati. Minsan hindi lamang po sa ating mga palad ang nangangati. Minsan pati po sa skin natin, mga braso natin, kamay natin, at mga blotchy. Okay, yung ating palad. Number six na cause po nitong pangangati ng ating mga palad, mga viewers, itong tinatawag na nerve disorders. Sometimes nagkakaroon po ng problema sa mga ugat natin, sa mga nerves natin, sa ating kamay. And the resulting from the condition such as po maaring diabetes or caused by itchy palms and other dysfunctions of the hand nerves. Kagaya po ng mga pasyenteng may carpal tunnel syndrome. So, ayan. So, nakaka-experience din sila ng pangangati sa ating palad. So, mga viewers, ang tanong nyo sugrado, binanggit ko yung anim na posibleng dahilan or reasons, the medical legitimate reason for pangangati ng palad natin, di po ba? Or itchy palms. Ngayon, ano po ba ang mga possible gamot? Kasi syempre, dapat alam natin yung paano natin gagamutin yan. Hindi lang naman ang pangangati ang kamay. Di ba masakit yan? May redness yan? So, paano natin iingatan ang sarili din natin at ano ang mga possible na treatment dito, mga viewers? So, I'm sharing mga possible treatments. Okay, first one. Dapat po dampihan natin ang ating mga kamay ng cooled damp cloth. Placing a cool, medyo malamig na parang bimpo or towel, okay? Or damp cloth onto your palms, 5 to 10 minutes, so medyo malamig. Kuha kayo po ng towel or kuha kayo ng bimpo, lagyan po ng malamig na tubig, tapos ihawakan po yon for 5 to 10 minutes and it can relieve yung pong pangangati. Or kung kaya naman po ninyo, an ice pack may also be effective. Kaso nga lang po, masyado malamig yon, di ba? Yung tama lang ng lamig para po mawala yung pangangati sa ating palad. First one. Second one, kung hindi po nawawala doon at lalong tumitindi yung pananakit niya, kahit po ilang beses na kayong gumamit ng cloth na malamig, pwede rin po tayong gumamit ng topical steroids. Ayan yung mga corticosteroids, hydrocortisone cream. This can relieve yung pong pangangati and redness sa ating kamay during flare-ups. Lalo na po pagpabalik-balik yan. Kagaya po ng mga kababayan natin ngayon, di ba? Minsan, summer, nakakagat ka ng mga maliliit na insekto, yung pong topical steroid o hydrocortisone cream, pwede nyo pong ilagay doon. Okay, tapos mawawala po kagaad yan. Hindi siya mamamaga, hindi siya makate. Huwag nyo po siyang kamutin. The more na kinamot nyo siya, I know, marami pong gustong kamutin ang kamutin pag nakagat po kayo ng mga insekto at nicknick. At saka po yung mga may mga problema sa palad, di ba? Makating-makati yan. The more na kinakati mo yan, lalo po siyang magre-release ng mga chemicals diyan sa ating palad at lalo siyang mangangati. So pag nakapansin niyo na po medyo nangangati na, kuha kayo ng towel, okay? Malamig, lagyan ng tubig na malamig para po hawakan niyo 5 to 10 minutes. Next one, ito pong topical steroid na ito. Pwede rin pong after
lagyan nyo po nitong steroid na ito at maiibsan po yung pain na mararamdaman nyo. And then, some patient then, we advise na mag-moisturize po often. Yan, para ma-prevent din natin yan. Often, it can help reduce itching, particularly kung ilagay natin ang mga moisturizer sa ref natin para po mas effective and even more mas maganda sa ating kamay kung malamig-lamig yan ang moisturizer. Mag-ingat na lang, baka po malagay sa pagkain ninyo ang moisturizer. I-label niyo pong mabuti. Okay? Yung ibang pasyente naman, ibang doctors, they would advise na mag-undergo po sila ng ultraviolet light therapy, yung parang ginagamit sa kamay pag naglalagay ng mga manicure something. So meron pong specific na ginagamit din dyan para po sa mga pasyente merong hand eczema or severe irritation, nagre-respond pong mabuti yan sa mga ultraviolet light therapies. Placing your hands under a special light that emits ultraviolet rays and may help to reduce the symptoms ng pangangati ng palad. Now, alam natin ang treatment na, mga viewers. So, alam nyo na kung anong possible cause niyan, di ba? Depende po kasi kung diabetes yan. So, syempre, dapat gamutin natin si diabetes or kung si cirrhosis yan, kung problema sa liver, gamutin natin yon. Pero kung hand eczema yan, tapos nagkaroon ng mga blistering or sometimes allergic reaction, pwede po natin gawin yung mga iba dito. How about prevention? Because we don't want na magkaroon tayo ng pangangati ng ating mga palad, di ba? Napakasakit minsan at napaka-uncomfortable. So ano ang mga prevention na pwede natin gawin, mga viewers? First one, mag-avoid tayo ng mga guantes na made of synthetic fabrics. Kung kayo po ay gagamit ng guantes, tignan nyo pong mabuti kung ano ang quality. Kasi marami na pong guantes ngayon na merong latex-free. Or yung iba naman, gumagamit ng cotton gloves, okay, which is more gentler sa ating balat. Kaso nga lang, pag naglalaba ka, hindi naman cotton gloves ang ginagamit mo, di bali wala din. Okay? Hanapin nyo na lang po yung latex-free. Okay? Maghugas ng kabay ng maligamgam na tubig. Lukewarm water. Avoid po natin yung sobrang init ng tubig or sobrang lamig ng tubig. Ayan, yung po mga dishwasher sa atin. Yung po mga kababayan natin, lalo na pag winter, sobrang init ng tubig ang ginagamit nila. O yung mga ninuhugasan, masyadong mamantika. Diba, gumagamit tayo ng hot water naman, masyadong mainit para maalis ka agad ang sebo. But, ang problema, maari pong magkaroon tayo ng pangangati ng kamay dahil po dyan. Okay? Yung pong mga gumagamit ng sabon, dapat po ang sabon na ginagamit natin yung fragrance-free. So walang amoy dapat yan. Or cleanser para po sa ating paghuhugas ng kamay. So dapat yung amoy niya hindi masyadong strong. Okay? Or walang amoy para po mas mabuti. Then we need to apply a moisturizer immediately after drying the hands. So every night po ba nagmo-moisturizer kayo, mga viewers, or every after maghugas kayo ng kamay para po maprotektahan? Kasi again, ilan din sa ating mga viewers for sure ang naglo-lotion, nagmo-moisturize after maghugas or after, for example, sa gabi, matutulog na, after maghugas ng kamay, minsan dry yan, lalo na pag winter, di po ba? So kailangan po natin gawin yan. Particularly, yung mga moisturizer na mataas yung oil content niya are more likely to lock in moisture. Kasi minsan pag nag-dry na yan, ayan, mag-uumpisa ng makate. I believe some of our viewers din na nag-message sa atin, marami po ang nangangati ang balat, nangangati ang kamay, hindi mapakali. Minsan legs ang nangangati kasi po masyadong dry. Nagda-dry, lalo na sa init ng panahon, anong ginagawa natin? Ligo na tayong ligo, tapos yung mga soap na ginagamit natin, masyado pong strong yung amoy, masyadong mabango. Tendency po noon, ayan, mag-start na mag-dry ang skin. Pag-dry ang skin, nag-uumpisa na yung pangangati. Di po ba? So, ayan, tips yan para sa inyo, moisturize, hydrate yourself, and moisturize din. Okay? Lalo na yung mga kababayan natin, minsan ang daming beses maligo sa isang araw, hindi lamang po dalawa, minsan tatlo or apat na beses, and then nawawala po yung natural moisture natin sa skin, so kailangan natin dagdag or mag-replenish kagaya po ng pag-apply ng lotion or moisturizer. So use a moisturizer, wearing a protective gloves when doing chores. Pag naglalaba po, may nahurugasan kayong mga plates. At pag sa pagtatrabaho, i-protect
tensyonan niyo po ang mga kamay niyo, lalo na po kung gumagamit kayo ng mga panlinis, lang mga detergents, mga disinfectants, antiseptics, mga chemical na sa panlilinis ng banyo, sa panlilinis ng kitchen po ninyo. So a person can wear cotton gloves inside of latex glove to prevent irritation from the latex. So as mentioned kanina. And then avoiding gel-based hand sanitizer at this often contain a high concentration of drying alcohol. Ayan, marami yan actually. Hindi alam ng mga kababayan natin. Yung gel, yung moisturizer na ginagamit natin, hand sanitizer, sorry, na ginagamit natin, tapos ang taas ng alcohol content niya, 80%, minsan may 90% nga ako nakita, mas nagda-dry po ang ating mga kamay doon. Okay, so dapat at least 70 lang. Balance dapat. Okay, so iwasan nyo rin po yan kasi lalo po, lalo na kung may mga pangangating kamay na kayong nararanasan. Okay, so sa lahat po ng mga kababayan natin na nakaka-experience po ng pangangati ng palad, sana po itong episode na ito nakatulong po sa inyo. Na-discuss natin yung mga medical reasons, the legitimate medical reasons, yung anim, kung bakit nangangati ang ating palad at ano po ba ang mga possible treatment na pwede natin gawin kahit po sa bahay lang at para po makatulong sa atin na maibsan yung mga nararamdaman nating simptomas like pangangati ng palad natin or itchy palms para sa ating mga viewers na nagkakaroon nito or posibilidad na magkaroon nito in the future. And also, you need to prevent din. Ayan yung prevention na sabi ko na rin po sa inyo kung anong gagawin natin para maproteksyonan ang ating sarili. Huwag na pong paabutin natin na magkaroon tayo ng pangangati ng ating mga palad. So sana may natutunan kayo sa episode natin for today. Sa lahat po ng mga bago sa inyo dito sa ating Health Talk by Dr. Mike, maraming salamat po. Live po tayo. Please do like, share, and subscribe. Live tayo every Wednesday, Friday, and Sunday, 9:30 po ng gabi. At pwede rin po kayo mag-join sa ating Facebook page, Health Talk by Dr. Mike. Same name. Tuesday naman tayo dyan, Thursday and Saturday. 9:30 po ng gabi, Philippine time. Kung may mga episode po kayong na-miss in the past, pwede nyo pong balikan. Almost 500 episodes na po yun. Para po yun sa inyo, para may magkaroon kayo ng idea tungkol sa iba't ibang medical topics at maaaring isa o dalawa doon ay magkaroon kayo ng interest na malaman bakit nangyayari itong isang problemang ito. At sa ating mga kababayan din na may gustong mga episode na pwede nyo i-request, pwedeng gawin natin yan ng episode, let us know din po. Sabihin po natin, mag-message lang po kayo sa atin, gagawa tayo ng episode para po maintindihan ninyo ang isang medical topic or procedure para po magkaroon kayo ng idea. Okay, knowledge. Knowledge is power, sabi nga, di ba? So again po, maraming salamat sa lahat po ng mga nanood sa iba't ibang parts ng mundo. Sa lahat po ng ating mga kababayan, laging tandaan, health is wealth. Early prevention is always better than cure. Huwag na po nating hintayin. Okay, huwag pong matakot sa doktor. At least once a year po, magkaroon tayo ng medical or annual check-up para po at least yung ating health nasa tama lagi. Eat in moderation, drink in moderation. Okay, masarap pong kumain, masarap pong uminom. Pero isipin nyo po, maaring pag nag-accumulate ito through the years, kung kain na tayo ng kain ng mga cholesterol na pagkain o matatamis na pagkain, baka tayo po ay mag-suffer din eventually. Okay, lalo na kung may mga family history tayo ng high blood or diabetes, family history of cancer, and so on. Okay, so again, this is Dr. Mike. Stay healthy, stay happy, and be nice to all. Magandang araw po sa inyong lahat. Magkita-kita po tayo sa susunod na live episode. Bye-bye!